Ilang kayo? Saan yung binibenta? Yung po yung nagbibenta. Saan nga yung binibenta? Kahit saan po kasi walang wala po siyang pera. Magkano binibigay sa'yo? Binibigyan lang na po ako sa Nino. Pinapagdala ko po sa Mindoro. Ilan ang naibigay mo sa kanya? Pero yung isa po nakuha din. Yung isa taga saan? Yung ano po, parang pag-under na yung sila, nakita po sila sa SM. Magkano ginagawa niya? Hindi po, wala po magkano. Basta binigay lang po yung isa ko. Kasi yung isa na bawi? Pero kayo yung nasa ban. Kailan pa kayo simula niyo? Pero marami kayo diyan. Tapos yung sumasama po ako sa kanila, ganun. Ngayon, lumakad ka, dalawa sa kanila. Nasaan yung isa? Sandali, nakapinibidyo ko. Sandali, nagsasalita. Nando, wala kayong kontak? Basta kanina kasama mo siya. Basta pumupunta ka lang. Pero hindi po ako pumasok doon siya. Dalawa nga daw yan eh. Dalawa daw yan sila eh. Ginay niya na lang niya ako. Tapos sabi niya, lagot ka sa akin. Kasi niya parang natakot. Alam mo yung bahay sa bed mo? Opo. Alam mo? Opo na matira na rin. Saan sa Landayan? Sa Landayan po, dun po sa... Hindi na uwi rin doon sa bed. Ilang beses na kayong makawin? Ano lang po? Dalawang beses tatlo yan. Sila po yung marami. Dito sa Paranaque. At sa Paranaque, ngayon lang po sana sila mangunuhin. Bali, ikaw ang hinuntin sa mga. Ako lang po dito sa mga. Nakabigay yung Mars. Pinupuloy mo. Doon sa kinainan mo, doon ka kukuha ng bata. Yung bata na yun. Siya po yung pumunta dun sa dito. Siya po yung pumunta dun sa dito. May kasama pala ito. May kasama nga. Teo, mas ka dyan. Anong ginagawa mo sa bata? Ang kahapon natin, yung sabay mga... So, nanguha kang bata? Kaya ba, ito mo siya kirino eh. Ano mo ba? Anong gagawin mo sa bata? Nanguha ka. Ha? Ano gagawin nyo? Ano gagawin nyo sa bata? Pinakapan po nyo? Ang gano'n, binabayad sa inyo? Ano binaba? Ano binaba din niyo? Ito pinapampun niyo. Ano? Anong ginagawa niyo sa bata? Anong ginagawa niyo sa bata? Iyaya ko lang po. Sabi ko, pwede kami kumala. Bakit nga? Bakit nga? Tapos, saan nyo dinadala? Saan nyo dinadala? Sa bahay. Saan yung bahay na yun? Kaya may turo kay Sir yung bahay saan yun? Ba't yung mga kasama mo? Sino yung mga kasama mo? Anong pangalan? May mga bata pa doon? May kasama ka pa dito sa Kahilom? May mga bata pa doon? Nakikita kayo? Ilan? Dalawa po. Ah, may bata pa kayo tinatabi? Dalawa? May bata pa kayo tinatabi? Dalawa? Sa lugar? O, sa Tamesa? Dahan yun. Sigurado ka ng Tamesa yun? Tagaroon na ko eh. Tandon? Tamesa po. May malam tigabis? Baba na tulay? Malapit kaya... Walang siya magsalita, huwag kang magsasalita. Kung saan niya dinadala? Saan mo dinala? Saan mo nga dinala? Sa Tamesa po ate. Kaya mong ituro yun. May Santa Ana Hospital. Santa Ana Hospital? Ilan kayo nag-iikot dito? Dalawa po. Nasaan yung kasama mo? Dalawa po kami ate. Saan yung kasama ko po siya, Lola? Nagpasawa po sa akin po, Lola. At saan yung isang kasama mo? Lola. Doon po sa bahay, ano ate. Ano yung mga batang yun? Kinukuha niyo lang kung saan? Opo. Tapos saan ang ginagawa niyo sa bata? Sa ano po, ginatapos po namin sa bahay nila. Hindi nga, tapos anong gagawin niyo doon sa kanila pag nakuha niyo? Sama po namin. Saan yung dinadala? Anong gagawin niyo doon pag ginala niyo? Nililibang ka na lang yan. Ano nga ginagawa niyo doon pag nakuha niyo? Nakapit po namin sa bahay. Paano makapit sa bahay? Kakasabi mo
mo nga lang. Eh ngayon, ilang bata doon nang sa inyo? Dalawa, ate. Ilang bata ka nandoon? Dalawa po, ate. Dalawa, hindi. Hindi mo kilala sino magulang noon? Hindi po, ate. Kinuha nyo lang? Paano mo kinukuha yon? Paano mo kinukuha yon? Ano mo dinada mo? Kapag papakita yun to? Ayaw po. Ito na yun, eh. Hindi niyayaya. Ba't mo niyayaya? Ibigay niya. Ang ano mo, ako ito gago ko eh. Iyaya mo yan ako. Pero? Hindi mo, iyayayain mo. Kamama ka, Joyce, ha? Iyaya mo yan ako. Ba't yung nanay ay mayayain? Ito na lang. Itali na natin yan sa ano sa... Si Bon. Bon. Ano yung ano na ito? Fernandez, Tugayan. Kuyawan. Ano first name, Bob? Charito. Charito? Charito. Charito. Fernandez. Ano yung kuyawan? Hindi rin ito. Thank you.
10 taong gulang ang dinukot umano ng mga suspect na sakay ng isang van. Mabutit nakatakas ang biktima matapos saksakin ng ballpen ang isa sa mga suspect. Galing nung bata, nagawa pa niyang dumiretso sa kanyang eskwelahan at doon ay nakapagsumbong ng siya. Yan ang tinutukan ni Emil Sumangil. Exclusivo! Naglalakad papasok sa eskwelahan pasado alas 12 ng tanghali kahapon ang grade 4 student na itago natin sa pangalang Mia. Bigla raw hinarang ng kulay asul na passenger van na ito ang 10 taong gulang na batang babae. Nahuli kamang van na gamit sa krimen at ibinigay ito sa amin ng isang source. May lumabas po na tatlo pong lalaki. Tapos sabi po nung yung una pong lumabas, dokipin daw po ako. Hindi po natakot po ako kasi wala na pong madaanan eh. Sigaw po ako ng sigaw, nangingi po ako ng tulong. Wala po nakakarinig po sa akin. Sa kalye ng Mulave, sakop ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong, sinasabing nangyari ang krimen. Naharang siya dito. Okay. Hindi nakasigit ng CCTV namin. Ang diretso kasi niya, dun banda na sa court. Dun sinaka yung bata. Ayon sa biktima, nang maipasok siya sa van ng mga lalaking mga nakamaskara at nakahooded shirts, agad siyang piniringan at sinupalpalan ng telang may nakakahilong amoy. Nararamdaman ko po, para pong paikot-ikot lang po kami. Okay. Ayun po, may tumawag po na sa driver. Mm. Sabi daw po niya, ibaba daw muna. Okay. Kasama po ako. Pakaraan ng ilang sandali, tumigil daw ang van at pinaalis ang piring sa kanyang mga mata. Pinababa raw sila at naiwan ang driver na nagsabing may kakausapin lang siya sa cellphone. Dito na raw nakakuha ng tiyempo ang bata. Kinuha ko po yung ballpen na nasa bulsa ko po. Tapos, natatakot po ako kasi po makapatay po ako ng tao. Kaya hinayaan ko na lang po siyang nakasara. Okay. Yes, sinaksak ko po sa niya, tagiliran niya po. Okay. Tapos, doon na po, tumakbo na po ako. Sinubok pa raw siyang habulin ng dalawang lalaki, pero hindi na siya inabutan. Dumiretso si Mia sa paaralan niya at doon na nakapagsumbong. Million na pasasalamat po sa Panginoon na na nakauwi po siya, nakaligtas siya, na hindi unexpected na mangyayari po talaga. Kumbaga, yung mga nakikita ko sa Facebook, parang wala yung ganun. Hindi ako naniniwala, pero eto po, naprueba na po na eto yung anak ko mismo is victim. May follow-up operation na ang Mandaluyong Police. Na-detect po kung nasaan yung sasakyan. Ito po ay labas sa Mandaluyong. At ang sabi sa akin ng aming hepe, wag muna namin ilabas yung plaka. Natakot pa rin po ako. Mm. Kasi po, pag labas po namin sa school po namin, baka sandalin pa po nila ako. Talagang kailangan ipa-blatter para malaman po ng lahat na hindi po ito laro-laro. Samantala, patuloy ang paghahanap sa 13 anyos na si Arian Raging. Taga Addition Hills din at iniulat na missing nitong Enero at pinangangambahang dinukot din. Wala kaming alam nga may boyfriend kasi pag galing sa school, punta siya dito, tulong-tulong sa akin. Humingi ng tulong ang pamilya ni Arian sa sino mang may impormasyon sa Dalagita. Gabayan po nila yung mga anak nila pagpasok, pag-uwi ng school. Kasi hindi po natin alam kung kailan darating o mabibiktima itong umiikot na van. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa mga mahilig naman. Check.
Kasi Bon. Bon. Ano yung ano na ito? Hernandez, Tugayan. Yes. Kuyawan. Anong first name mo? Charito. Charito? Charito. Charito. Hernandez. Ano yung kuyawan? Ano yung kuyawan? Hindi rinig. Ano ba? Hari pa lang yung kuyawan. Hindi. Di. Ha? Pera, lahat ng video mo dyan, i-pagawa Paano ginawa mo? Nakawala ka sa kanya? Ano? I-report mo. I-report na po natin sa barangay. Ano sa sabi mo? O, siya ano? Saan gawin? Saan nakapasok? Hindi po lumapit daw po eh. Para makuha ba? Paano ka nakawala? Ay, Diyos ko. Gusto makuha ka. Kaya yung anak ko. Ano ko po? Hmm? Ah, dito lang kasi siya kanina nakatawa. Ano yung sa tao? Sa anak mo? Matanda. Anong mga cholo? Anong tulay ko siya ang vet? Masasabit? Masasabit. May sasakyan siya? Buti ay nang mag-break ka. Pagpray ka. Pagpasalamat